Maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa tatlong departamento na masasabi ko, very well performing offices and departments ng ating lungsod. Keep up the good work. Pero malinaw, isa lang po ang sasabihin ko. Malinaw ang tinig ng Pasigueño, malinaw ang tinig ng buong Pasig, tuloy ang pagbabago sa ating lungsod, paiigtingin pa natin ang mga nasimulan natin. Pero sa umagang ito, gusto ko pong samantalahin ang pagkakataon para magpasalamat sa tatlong departamento natin na kasama natin ngayon. Siyempre, unang-una po ang ating TPMO sa paumuna ng ating napakasipag na Colonel Rigo de Dios. Sir, maraming salamat. Kita nyo naman si Colonel, kahit ilang buwan pa lang po siya sa ating munisipyo, nakita naman natin yung leadership niya. Wala naman question mula sa career niya. Sa ating pulis, bilang pulis Pasig din, talagang outstanding ang kanyang serbisyo, no? Naging hepe ng operations natin dito sa Pasig at marami pang iba. Talagang in good hands tayo, hindi lang TPMO, kundi pati ang peace and order natin. Of course, ang ating toro, sa pamumuno ni Sir Rodel, palakpakan din po natin si Sir Rodel. Kaya ako binabanggit din si Sir Rodel specifically dahil siya po nakita natin in the last few months mula Oktobre, tama? Ay siya talaga yung nag-step up at na naging maayos at maganda naman ang kanyang pamalakad sa ating toro. Masangayon naman kayo, di ba? Okay naman daw, Sir Rodel. Kaya maraming salamat. Thank you for stepping up. Alam ko hindi naging madali, may mga challenge tayo sa mga ibang toda natin, pero ipagpatuloy nyo lang ang ginagawa ninyo. Alam nyo, TPMO, Toro, huwag naman po sana ma-offend yung mga iba, pero siguro masasabi ko, no, ang TPMO at Toro natin ay dalawa sa most improved department or office natin sa City Hall. Talagang maganda ang performance. Sa ating mga enforcers, whether TPMO or Toro, sana ipagpatuloy nyo lang yung magandang ginagawa ninyo. Sa kalungkot lang kasi minsan may nahuhuli pa rin tayo pa isa-isa, pero ako, confident po ako sa inyo, yung mga nakatayo dito, confident ako na masasabi natin na ang layo na ng narating natin sa ating TPMO, sa Toro, sa ating traffic enforcement, pati sa operations ng ating mga tricycle. Kung dati may mga sinasabi o may mga susumbong, ako, hinahanapan na naman kami ng huli. Wala naman dapat Kasi minsan, napipilitan din kayo nung araw. Alam naman natin yun. Kayo naman mismo din yung nagsasabi sa akin nun. Minsan, wala kayong choice. Kasi yun yung order. O kailangan, maabot niyo yung income target ninyo. Ngayon, yan ang talagang isa sa mga tinanggal natin. Tulong ng isang tao na hindi ko nasasabihin kung sino ano. Pero, siguro, makikita naman ng mga motorista. Hindi lang ng mga taga-Pasig, pero pati yung mga dumadaan sa Pasig, kung dati, pag may nakita silang enforcer natin, ako, nagbubulungan yan, ako, yan na yung mga buhaya. Ngayon, sabi natin, nandito na yung mga enforcer na tumutulog sa atin at nagiging mas maganda ang daloy ng trapiko dahil sa inyo. Kaya maraming salamat, huwag po kayong magsawa. At tayo naman, sa lokal na pamahalaan, siyempre, sa ngalan ng bawat Pasigueño, ay hindi lang sa nagpapasalamat, kundi sinusuklihan natin yung maganda ninyong serbisyo ng mga benepisyo na kayang ibigay ng pamahalaan. So, halos lahat po sa inyo, in the last 1 or 2 years, ay nagkaroon po ng salary increase. Halos lahat. Siguro lahat po tayo, lahat po kayo, karamihan sa inyo, mga salary grade 1 noon, ngayon salary grade 3 na. Karamihan sa atin noon ay talaga na-promote po tayo, Kaya hinihingi lang naman natin nakapalit, di ba? Sabi natin, lagi po pinaulit-ulit. Kung dati, bago mag-eleksyon, pinatatawag kayo, sasabihin, kailangan ito yung vote. Ngayon, wala nang ganun. Tinatanggal natin ang politika sa serbisyo publiko. Tinatanggal natin, nilalayo natin ang ating mga kawani sa ating sa politika,
Basta magtrabaho lang kayo ng tapat, magtrabaho lang kayo ng maayos, sipagan lang na natin sa ating mga trabaho, ay ayos lang po tayo. Okay po ba? Siyempre, kailangan ko din banggitin dahil baka magtampo naman. Hindi ko nabanggit yung isang, hindi ko babanggitin yung isang opisina. Ano na nga pangalan nitong tao na to? Okay, ito isa sa mga, paano ba natin? Na-describe ko na si Colonel Rigo, na-describe ko na si Sir Rigo, yung hepe ng pangatlo nating departamento, ang ating City Transportation and Management Office, ang ating Transport Office. Hindi ko maisip paano i-describe, ano? Pero siguro sabihin ko na lang, ano gusto mo yung totoo? Hindi. Eh, siyempre, ito, yung pinaka-cute na department head. Hindi, biro lang, Anton. Then, si Sir Anton, isa sa mga tao na nagdadala sa atin ng forward-thinking policies. Kung nakausap niyo naman, nakatrabaho niyo naman si Sir Anton, nakita natin kanyang opisina, isa sa mga opisina na nagpapakilala sa ating lungsod ng mga makabagong pulisiya, makabagong ideya, particularly patungkol sa transport, but siguro mas accurate na yung term na gamitin natin ngayon, yung mobility ng mga tao. Hindi lang yung movement ng kotse o sasakyan yung pinag-uusapan natin, kundi paano makakarating ang mga tao from point A to point B. So, marami tayong matututuhan kay Anton. Sa totoo, hindi lang tungkol sa transport. Siguro, isa sa mga bata natin, office head, masasabi natin, pag meron tayong mga kailangan na pag-isipan, may mga policy decision tayo, isa rin siya tara sa mga taong sinasangguni ko. Kaya pati sa mga kasama niya sa transport office, maraming salamat din sa servisyo ninyo. Kung ganun man ako magsalita ngayon, siguro kasi nga 24 oras na walang tulog. Kaya isang warning lang po sa mga baka lalapit po sa akin, magpapapicture, ay 24 oras na rin po akong hindi naliligo. Kaya suggestion ko po sa inyo, next week na po kayo lumapit at yumakap sa akin. Dahil baka amoy pawis na rin po tayo. Pero Puera Biro, maraming salamat sa inyong lahat, sa tatlong departamento na masasabi ko, very well performing offices and departments ng ating lungsod. Keep up the good work. Maraming salamat. God bless. Have a great week po sa ating lahat. Happy Monday. Adjourn na po tayo. Maraming salamat po. Sandali lang, sandali lang. Happy Tuesday. Bira. Money. Ayun ang pag-guide. Yung iba nagtatanong, pati mga nanonood ng live, minsan pag may flag racing tayo, un-adjourn po muna tayo. May ganun ba? Pagka holiday po ng Monday, sa civil service rules, next working day ang ating flag ceremony. Baka nagtataka rin kayo, ba't ako nandito? Martes na Martes. So, yun po yun. So, adjourn na po tayo ulit. Magandang umaga sa ating lahat.